At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Babaeng babae, kung tignan si Mara, subalit, may damdamig lalaki. Patay na patay siya sa kanyang kaibigang si Susie at nagtatrabaho sila sa isang malaking kumpanya. Gusto na sana niyang magtapat kay Susie, subalit, may malaki. Isang lalaking kasama nila sa trabaho, si Dennis. Nagseselos siya kapag nakikitang magkausap ang dalawa. Isang araw, nabalitaan na lang na matay ang mga magulang ni Susie sa hindi malamang dahilan. Ang sabi ng iba ay inatake sa puso. Subalit, nagtataka ang mga kapitbahay nila dahil malusog naman sila at walang iniindang sakit sa katawan. At sa pagseselos ni Mara, binalak niyang patayin si Dennis. Nag-abang siya, at nang may maramdaman siyang parating, binaril ka agad. Samantala, habang naghihintay ang ina ni Mara, ay dumating ang tatay niya na duguan at isinugod sa ospital. Pagdating ni Mara sa bahay nila, walang nadatdan at sinabi ng kapitbahay nila, isinugod sa ospital ang apa dahil nagbaril sa madilim na bahagi ng daan. Ay, karating na ako dito sa bahay. Tutulog lang ako saglit. Tapos, papasok na ako sa trabaho. Teka, bakit nakabukas ang bahay namin? Nasaan kaya sina inay at itay? Nay! Tay! Nasaan kayo? Inay! Ay, nako! Pabati naman, dumating ka na, Mara! Nako, wala dyan ang inay at itay mo! Ha? Nasaan po sila? Ay, sinugod! Sa ospital ang tatay mo dahil may bumaril sa kanya doon sa madilim na daan. Ha? Ano? Kung ganun, hindi si Dennis ang nabaril ko, kundi si Itay. Hindi! Hindi! Oh, mabuti naman na dumating ka na. Kabilin-bilin na kasi ng inay mo. Na kapag dumating ka, sasabihin namin sa iyong sumunod ka doon sa ospital. Kaya puntahan mo na sila doon, kagad. Sige po! Maraming salamat po sa inyo. Sige, pupunta na po ako sa ospital. Dennis, nasaan si Mara? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Ah, wala pa boss eh. Baka ilang sandali lang eh darating na yun. Ah, boss, hindi makakapasok ngayon si Mara dahil nasa ospital ang itay niya. Ha? Nasa ospital ang itay ni Mara, pare? Oo, pare. Isinugod daw ng inay niya kagabi. Ano? Bakit ano bang nangyari sa itay niya? Nabaril daw kagabi doon sa madilim na daan papuntang bahay nila. Ganun ba? Sige, ang mabuti pa. Halika, Dennis. James, bahala ka na muna dito. Doon ka sa dating pwesto nila Susie at Mara. At ikaw na ang mag-entertain sa mga client natin. Halika na, Dennis. Ah, opo, boss. Oh, ano pare? May una kita dito, ha? Doon muna ako pansamantala sa pwesto nila Mara at Susie, ha?
Sige pare, ako nang bahala dito. Dennis, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo hinahawak ka ng tiyan mo? Boss, biglang napakasakit ang tiyan ko. Aray, hindi ko na kaya sakit, boss. Pare, anong nangyayari sa'yo? Pare Dennis? Masakit talaga ang tiyan ko eh. Hindi ko na kaya. Dennis, anong nangyayari sa'yo? Tulungan niyo si Dennis. Isunggo niyo sa ospital. Dalian niyo! Sabi ng doktor, ligtas na raw si Itay. Hindi raw napuruhan. Napakamalas ko naman. Bakit ang Itay pang nabaril ko? Bakit hindi ang Dennis na yun? Sa susunod na araw, ipaplano ko ang pagpatay ko sa lalaking umagaw ng atensyon sa babaeng minamahal ko. Maranak! Nandyan ka pala. Hindi ka pa pala nakakaalis na bumili ng gamot na inirisita sa Itay mo. Ho? Opo, Inay. Aalis na po ako. Humanda ka ngayon, Dennis. Papatayin kita. Papatayin kita, animal ka. Ikaw pala, Mara. Halika, tuloy ka. Salamat, Susi. Kumusta ka na? Ito, malungkot na malungkot pa rin. Nangungulila sa mga magulang. Alam mo, plano ko nang mag-resign sa trabaho natin eh. Ano? Mag-resign ka? Nakuwag! Kung mag-resign ka, malulungkot ako. Mara, hindi ko alam ang mabuhay. Na walang kasama sa buhay. Halos mabaliw ako. Nandito pa ako, Susi. Sasamahan kita habang buhay. Mara, bakit mo hinawakan ang mga kamay ko? Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa ito eh. Kaya lang, nag-aalala ko baka magalit ka sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Susi, niibig ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam ang mabuhay kung wala ka. Ha? Mara, anong ibig mong sabihin? Oo, Susi. Babae ako pero lalaki ang puso ko. Umiibig ako sa'yo. Mara, bitawan mo ang kamay ko. Susi, huwag mo sana akong biguin. Tinulak mo ako. Ayaw kong ganyan, Mara. Hindi ko alam na pinagnanasahan mo ko. Akala ko, tunay kang kaibigan. Yun pala, babastusin mo ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Umalis ka na! Susi! Teryo, kumusta na yung sugat mo? Naghihilom na, Itay. Siguro, isang linggo pa, pwede na ako ulit magtrabaho. Mabuti naman kung gano'n. Napakasalbahi naman ng taong gumawa sa'yo niyan. Oo nga, Itay. Kaya lang wala tayong mapapanagot dahil hindi ko nakilala ang bumaril sa akin. Mabuti na lang at hindi masyadong bumaunang mala.
Kung hindi, baka inabot ang puso ko. Eh, oo nga eh. Ano kaya ang dahilan ng pagbaril niya sa'yo? Baka naman may nakaaway ka. Wala naman akong matandaan na nakaalitan ko, inay. Halos lahat naman ng nakakasalamuha kong tao naging kaibigan ko na. Wala akong alam na nasaktan ko o nakagalit ko. Ay, kung gano'n, sino kaya ang posibleng nagtangkang pumatay sa'yo? Sino? Ewan ko ba. Teka, ilang araw ko lang napapansin ng anak natin na walang imik. Hindi katulad ng dati na daldal ng daldal pagdating dito sa bahay. Eh, naninibago nga rin ako sa kanya eh. Iwan ko ba sa batang yan? O baka naman may problema. Kausapin mo nga. Tanungin mo kung may problema siya sa kanyang mga katrabaho. Ay, oo. Sige, tamang-tama. Nakapagluto na ako. Maghahain na ako at habang kumakain tayo eh, kausapin natin para malaman natin kung anong problema niya. Buti na lang. At tinayuhan mo ako, Dennis. Kundi, hindi ko alam ang gagawin ko. Naisip ko ngang magpakamatay eh. Kung hindi mo ako kinausap, baka wala na ako ngayon. Ayaw kong may masamang mangyari sa iyo, Susie. Dahil... Dahil? Ano? Bakit hindi mo itinuloy? Susie, kasi... mahal kita. Oh, Dennis... Pasensya ka na. Ayokong isipin mong sinasamantala ko ang kalungkutan mo o kahinaan mo. Pero, matagal ko na kasing gustong magtapat sa'yo eh. Kaya lang, parang inlalayo o iniiwas ka ni Mara sa akin. Ha? Hindi naman siguro. Matalik ng kaibigan ko si Mara. Mga bata pa kami eh. Magkasama na kami. Alam ko. Dahil naikwento na rin niya sa akin. Susi, huwag mo sanang mamasamayin ang pagtatapat ko sa'yo ng pag-ibig ko. Huwag kang mag-alala, Dennis. Hindi naman ako nagagalit. Pero, bigyan mo naman sana ako ng panahon para pag-isipan ang sinabi mo. Oo, Susi. Makapaghihintay naman ako eh. Salamat dahil binigyan mo ko ng pag-asa. Susi, halika na. Magmerienda na tayo doon sa dating pinupuntahan natin. Ha? Pasensya ka na, Mara. Sinadya ako ni Dennis. Nakakaya naman kung tatanggihan ko siya. Oo. Sige. Halika na, Dennis. Ilibre mo na ako sa merienda. Halika na. Hayun na sila. Iniwanan ako. Hayop ka, Dennis. Humanda ka dahil gagawin kong lahat para mapasa akin si Susie. Pare James, shit mo rin. Pare, sige. Oh,
Kumusta nang plano mo kay Mara, pare? Nakapagtapot ka na ba sa kanya? Eh, yan nga ang problema ko, pare. Mukhang mailap sa akin. Buti ka pa dahil napapansin ko, malapit ang loob ni Susie sa'yo. Oo, pare. At binigyan niya ako ng pag-asa. Kaya, umpisan mo na rin si Mara. Para sabay tayong mag-date kung magkasindahan na rin kayo. Ayan mo, pare. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, talagang tatapat na ako sa kanya. Ano kaya kung dalawin mo siya sa bahay nila? Para katindi mo sinasabi pa yung pakay mo sa kanya, eh, alam na niyang maniligaw ka. Oo nga, no? Oh, di ba? Sige, dadalawin ko na lang sa bahay niya. Oo, pare. Dalawin mo bukas ng gabi. Sige, pare. Bukas ng gabi. Dadalawin ko sa bahay nila si Mara. At gagawin kong lahat para magiging magkasintahan kami. Oo, pare. Para kung magiging kasintahan natin silang dalawa, magsasabay na rin tayong magpapakasal. Malapit ko lang mapasagot si Susi. Baka sa susunod na linggo sasagutin na niya ako. Kaya ligawan mo na rin kagad si Mara. Ayan mo, pare. Gagawin ko muna para maligawan ko na rin si Mara. Oh, ayok ka, Dedis. Akin lang si Susi. Akin lang siya. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Paano yan, pare? Hahadlangan kita. Tapos na rin natin yung laman ng bote. Tingnan natin. Mauna na ako. Bukas na lang tayo ulit magkita, ha? Doon na sa trabaho natin. Oo, pare. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Sige, pare. Pag-aalis namin dinis na yan. Ihahanda ko ang baril ko at sisigaraduhin kong mapapatay ko siya sa gabing ito. Aalis na ako rito. Mauuna ako doon sa dadaanan niya. Doon sa madilim na lugar. Tamang-tama. Walang bahay doon. Walang makakarinig sa kanya kapag sisigaw siyang hihinang saklolo. Aalis na ako. Papatay na kita sa gabing ito, Dennis. Papatay na kita! Wala pa si Mara. Baka kung napano ng anak natin, sunduin mo na kaya siya. Baka magaya siya sa iyo na biglang may sumulpo na bumaril sa kanya. Eh, sige. Susunduin ko na siya. Magdadala ako ng disabog para kung masasalubong ko yung namaril sa akin, may panlaban ako. Sige na, Terio. Dalian mo na. Baka kung mapano na ang anak natin. Sige, alis na ako, Hiday. Susunduin ko na siya doon sa madilim na daan, ha? Ay, oo, Terio, mag-ingat ka. Oo, huwag ka mag-alala. Mag-ingat ako. Laman ng Dennis na yun. Kanina pa ako nakadapat dito. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Teka, hindi kaya siya nag-iba ng dadaanan? Pero wala nang ibang madadaanan kundi dito lang. Ah, ha, may paparating. Siya na ito. Mamamatay ka na ngayon, Dennis. Mamamatay ka na. Ayan,
Malapit na siya. Sige, hakbang ka lang, Dennis. Sige, lumapit ka pa. Lapit. Ah, teka, parang ang tagal-tagal na niyang makarating dito sa kinaroroonan ka. Ah, ayan siya. Ah, mabuti pa. Tatayo na ako dito at papuputukan ko na siya. Ah, ngayon, hetong sayo. Mapapatay kaya ni Mara si Dennis? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.